Breastfeeding is best for babies up to 2 years. Boom! So, ang sakit! Grabe! Good morning po! Welcome po to my vlog. Salamat po at nandito na naman kayo at nanonood kahit nyo walang kwenta po yung content namin. For today po, wala, naisip ko na mag-video. Habang nag-video. Kanina, umalis na si Nita, nagpunta ng clinic. Bali, pag Monday, Wednesday, Friday, sumasama siya sa lolo-lola niya sa clinic. So, may sarili silang clinic sa Manila. Siya yung welcome committee ng clinic nila kada may pasyente. Siya yung entertainer. So, pag Tuesday, Thursday naman, ay iwan na siya dito sa mother-in-law ko, dyan sa baba. Baling bahay nila din sa baba. So ayun, nagkukwento na lang din ako. Kwento ko na lang din yung breastfeeding journey ko for 2 years. Yes, 2 years na po ako nagpapa-breastfeed kay Nathan. Yay! Iba nagugulat. Ang laki-laki na daw ni Nathan, pero bakit pa nagpapa-breastfeed? Pero ako naman, sa sarili ko, sabi ko, hanggat gusto ng anak ko at hanggat may nakukuha siya sa akin, papa-breastfeed ako. Kasi sabi nga nila, breastfeeding is best for babies up to 2 years. So yung first 2 months niya, exclusive breastfeeding talaga siya. Kasi syempre, yung leave ko is 2 months lang naman. Syempre, tayo mga working mom. So kailangan natin pumasok. Ako, kwento ko na lang din yung kapangan ako sa kanya. So hindi ko agad nakuha si Nathan. Ayun, may blood infection siya. So hindi ko siya nalabas agad sa ospital. Pagkapanganak ko, nakakalungkot pala yung sabi, sobrang heartbreaking. Alam mo yung, ayun, naiiyak ako. Yung sinabi ng doktor na ako lang yung uuwiiwan si Nathan. Kasi naiiyak-iyak ako. Kasi nga, manilaw-nilaw siya. Pero nung nilabas ko, hindi nga, ano siya, pinkish yung skin niya, mapupisoy, ayun. Tapos nung siguro mga after a day, Napansin nung nurse na madilaw yung bata, si Nathan. So, nag-decide yung pedia na mag-stay si Nathan. So, hindi naman siya naka-incubator pero nasa NICU siya. So, para antibiotics, ganun. Naka-apat na antibiotics, tatlo ata or apat. So, na antibiotics siya kasi yung mga una hindi tumatalag sa kanya. Tapos, siguro, yun pala, nung nagpa-newborn screening siya, may G6PD si Nathan. G6PD deficiency positive siya. Ano siya eh, parang condition siya sa dugo. May kulang siya na enzyme, yung G6PD niya. Bawal siya sa soya. So ayun, yung may mga soya, yung toyo, yung taho, tokwa, ayun, anything with soy, with soybean, bawal siya. Nakakalungkot kasi hindi siya makakakain ng taho. Diba pag paparay mga batang Pinoy pa naman, taho, almusal, diba, nakakalungkot lang. Pero, inassure naman ako ng doktor na pwede naman i-help si Nathan. Marami naman cases na ganun. Yung isa pa pala na bawal po sa medyo 6PD is yung fava beans, yeah. So, yun talaga. Hindi kami kumakain ng adobo dati. Ako, hindi ako breastfeed, ako kumakain ng lahat ng mga toyo. Pero recently, sinabi naman nila, may naririnig ako na kahit may G6PD kumakain ng adobo, ganun, pwede naman. Pero ngayon, pinapatikim-tikim ko si Nathan. Konti-konti lang kasi maliit pa siya, baka hindi niya kayanin pag ganun. So, mahirap. Ang daming bawal. So, sa gamot, may listahan din ng mga gamot na bawal sa may G6PD. So, pwede nyo i-google, maraming malilista. So, ayun, balik tayo sa breastfeeding journey ko. Sa pagpapa-breastfeed ko sa kanya, nung nasa NICU pa siya, medyo mahirap kasi syempre malayo siya sa akin. So, minagawa ko, pagka-discharge ko sa ospital, iiwan ako ng gatas sa kanya. Nag-ano muna ako bago kami umuwi, nag-iwan ako ng gatas doon. Sobrang konti lang talaga na na-express ko that time kasi parang first time ganun. So
So ginawa namin para hindi siya gutumin. Nakaka-ano kong naalala ko. So para hindi siya gutumin, bumili na lang kami ng doon pasteurized milk sa ospital. Sa Mary Child's General Hospital pala ako nanganak. So doon nag-duty yung dinan ko. Siya yung nagpa-anak sa akin. Pero ang mahal kasi sa ganyan lang kaliit. Ganyang kalaki yung bote is 300 pesos na siya. Tapos, cup feeding ang ginawa sa kanya. Hindi, bawal kasi diba sa ospital yung feeding bottle. Kasi magkakaroon ng nipple confusion ng baby. So, good naman kasi hindi naman nagkaroon ng confusion si Nathan sa ano. Kasi pag-uwi ko sa kanya, nung na-discharge niya, nag-breastfeed pa din siya sa akin. So, ayun, nagpabalik-balik ako sa ospital para magpa-breastfeed sa kanya. Araw-araw, buong araw ako nandun para ako mismo yung magpapa-breastfeed sa kanya habang nandun ako. So, pag nasa bahay ako, continuous pa din, nag-express ako ng milk para pag wala ako sa ospital, pag madaling araw, gutumin siya, may kakainin siya. So, para din hindi mabawasan yung supply ng gatas natin. So, continuous pa din ako nag-express ng milk. Kasi ganun daw yan eh, parang law of supply and demand. So, kapag walang nag-stimulate, hindi magpuproduce yung milk. Taray ko, ano na ako, guru, breastfeeding guru. Totoo naman ako kasi binabiyayaan naman tayo ng breast milk, ng madami. May ginawa din naman ako, uminom ako ng supplement. Pero isang beses lang ako uminom kasi napansin ko is madami na akong, parang enough na yung breast milk na nilalabas ko. Ayoko naman ng sobrang dami kasi baka pag sinitan is dumedi sa akin mismo. Is baka malunod naman siya, diba, pag sobrang lakas ng breast milk. So ayun, yung mama ko, ginawa niya, naglaga siya ng malunggay. So parang tsaa, ginawa niya tsaa. So yun yung ininom ko. Hindi siya masarap. Pero syempre, tiniis ko para kay Nathan, para may maibigay tayo sa kanyang golden milk. Try nyo rin yung sa mga nahihirapan magpa-breastfeed. Try nyo din yung ginawa ko, yun. Inom ko ng supplement. Kung medyo mahirap pa, tuloy nyo yung supplement. Tapos, syempre, yung natural na increase your fluid intake. So, water lang ng water. Tsaka, yung mga pagkain na masasabaw, tinola, may malunggay, yun. Try nyo yung ginawa ng nanay ko, naglaga siya ng malunggay, inainom na sa akin yung pinaglagaan. Nung nilabas siya sa ospital, dire-diretso na siya nagbe-breastfeed sa akin. Bago ako pumasok ng office, bumalik ng office, so tinray na namin si Nathan, uminom sa bottle. Noong una, bumili kami ng S26. Yun pala, nung chinek namin yung S26, may soya pala siya. So, inubos lang namin yung, wala namang effect, pero inito ko na rin kasi nakakatakot. So, wala namang effect sa kanya. Inubos lang namin yung isang lata na nabili namin, tapos na kami sa nani. Kasi yun, wala ang soya. So, nung pumasok na ako sa office, thank God, yung pinapasukan ko po na company provision sila, may room sila doon na for breastfeeding mothers where we can pump to expand express yung milk. So doon nagpa-pump ako siguro mga noong una thrice a day pa-pump ako. So dapat po consistent tayo na to have a schedule na pagpa-pump para establish po yung breast milk natin. So hindi mababawasan. So ayun, so habang nandun ako, nagpa-pump na nakakapagtrabaho ako. Kasi naka-laptop lang kami, so nadadala ko yung trabaho. So anywhere in the office. Sana lahat ng kumpanya may ganun. Kasi may naririnig ako na, ayun nga, nahirapan sila mag-breastfeed. Kasi mag-continuous breastfeeding or extended breastfeeding. Kasi pagdating sa office, wala silang lugar para mag-pump or walang time. So yun, sana magkaroon lahat ng gano'n. Yan, pero ngayong 2 years old na si Nathan, hininto ko na rin yung pagpapump sa office. Kasi napansin ko, konti na lang din yung lumalabas sa akin. Tapos, pagdating sa bahay, walang nadidede si Nathan sa akin. Kasi parang napump ko na lahat. So, ang ginagawa ko na lang,
hindi ako magpa-pump na sa office. So, kapag wala ako sa bahay, wala, hindi ko kasama si Nathan. Nag-milk na lang siya. So, milk naman niya ngayon is lactose. Tinay naman namin. Kasi dati yung nan parang doon niya inuubos. Pero ngayon yung lactose, mukha namang gusto niya, nauubos naman niya. Tapos, pagdating ko sa bahay, doon na lang, ipapabreastfeed ako. So, may nadididi pa naman siya sa akin. Kasi pag malalaman mo naman yung kapag minakukuha, try niyong mag-hand express kung minakukuha pa yung bata. So, ako, minakukuha pa naman siya sa akin. Tapos, lately, kasi nagkakaiis, siyempre, 2 years old, may ipin na yun. Medyo masakit na. So, ang sakit, grabe. Pag dumididi siya, so, hindi ko napigilan na pag nung one time dumidede siya na, aray! Kapag ganun talaga ako. Tapos, ito naman si Nathan, parang nakonsensya ako kasi nagulat siya. Tapos sabi, sorry mommy, sorry. So, ganun si Nathan. Tapos, nung kinabukasan, dumidede na siya. So, bagong, ano, uwi ako. Tapos, ano, tara Nathan, gusto mo dumidede, dede mommy? Kasi yung lagi niya sinasabi, pag gusto niya dumidede sa akin, dede mommy. Ang sabi niya, ayaw dede mami, sakit dede mami. Nakakatuwa kasi naalala niya, alam niya, tsaka alam mo yung ramdam ko yung concern ng anak ko na nasasaktan ako kasi dumidede siya sa akin. Nakakaano, parang nakakonsensya, pero nakakatouch din. Kakaiyak. Ayun, totoo. So, baka sabihin niyo, OA ako, pero wala, ganun yung nararamdaman ko. So, thankful ako, nagkaroon ako ng ano, kahit 2 years old pa lang siya, parang ang dami niya ng alam. So, yun, concern siya sa mga tao. Pag nagti-thank you siya. Ang dami kong kwento, no? Ganito talaga ako pag nagkukwento. So, from one topic to another, yung dire-diretso na. O, sige, maglilinis po muna ako. Kasi ang dami, o. Namin is kanin as much as possible. Gusto ko lagi kanin ang almusal namin. Kasi actually dati nung dalaga ako, hindi ako nagkakanin, hindi ako nag-aalmusal. Pero ngayon, parang may anak na ako, syempre naging concern ako sa health ko kasi gusto ko naman maalagaan yung anak ko, magkaroon ng energy para alagaan siya. Gusto ko makalaro siya. So, kailangan healthy lifestyle. Charot! Makook akong tao. So yun, unti-unti ko na binabago yung lifestyle. Dahil sa anak. Gano'n naman yun. Yan! Gising na siya! Kakain na kami ng almusal! Say good morning! Ayaw! Ayun, Nathan! Kain na kami! Kain tayo! Well, thanks for watching!